Yun, isang magandang araw po muli mga kababayan natin. No? So, kaya barito po na nababalik para sa isang, I believe, makabuluhan na naman natin na pag-aaralan na tutorial. Okay, so, ito ho ay napakahalaga lalo ngayon sa ating pong kalagayan na talagang yung ating PhilHealth po ngayon is kailangan po natin i-update para pa sa mga individual paying sa ating pong PhilHealth membership. Alright, so, alam ko lately maraming problema sa PhilHealth, but anyway, hanggat wala pang nangyayaring mga pagbabago, we have to continue our obligation to pay. Okay, so ngayon nga, ang ating pong i-share sa inyo ngayon is kung paano ko tayong bayad sa PhilHealth gamit lamang ang online. Hindi natin kailangan lumabas pa para magbayad. Okay? Okay, so let's proceed na. Diretso na po tayo. So, sa comfort lamang nating bahay, kaya ito nga, ganito lang suit ko. Nakasando. So, pwede na magbayad dito sa ating pong PhilHealth. Okay. So, ang gagawin po natin, pumunta lang po sa website ng PhilHealth, philhealth.gov.ph, ayan. philhealth.gov.ph. Tapos, pumunta lang tayo sa online services. Pag i-click mo yan, pupunta ka lang po dito sa my membership. Ayan, sa membership. Login, register login. Anyway, kung wala ka pang online, ano, is pwede ka naman makapag-register. Dito, sa pamamagitan ng create account. Ayan. Pero kung wala ka pa talaga PhilHealth membership, kailangan mo pumunta sa branch na pinakamalapit para ma-register ka nila. Ito ay para sa may mga PhilHealth member na PhilHealth ID number na. Okay, so ang gagawin mo lamang ho is i-login ka lang sa yung member portal. PhilHealth ID, ilalagay mo lamang po dito yung PhilHealth ID mo. Teka lang, kunin ko lang PhilHealth ID ko. And of course, kailangan ko siyang takpan pansamantala. Ayan, tatakpan ko natin pansamantala. Ayan, nilagay ko po dito yung PhilHealth ID ko po at saka yung password ko, i-enter ko lang to. So, since naka-auto-save na yung password ko dito, so no need to enter. And, ito po yung CAPTCHA, ito po yung security number, kailangan po natin siyang i-enter. May nakalagay na kasi na luma dito eh. 603089. Then, click mo lang po yung login. And, there you go. Close ko lang yan. Okay, so, ngayon, ang pinaka landing page niya, pinaka page kung saan na, hindi man lang landing page, pinaka portal mo, pag login mo, is itong MDR or members data. Okay? Andito yung ano, andito yung information mo. Members information. Alright? Andiyan yung last name, first name, and so on and so forth. Ngayon, paano magbayad is dito sa may left side, no? Sa left side ng ating pong browser, ng ating pong ayan, pag nakalagin na po tayo sa ating portal, is pumunta lamang ho kayo dito sa payment management. Ngayon, kung gusto mong i-clear yung, i-check yung iyong contribution, pwede ka pumunta dito sa members premium contribution. Ayan, so mapapansin nyo po, ito ho, ang sa akin ho, ang aking pong contribution per month is 300. Alright, so ang contribution ko is hanggang February pa lamang, 2022. So far updated po siya, lalo nung nagkaroon ako ng sakit noong COVID-19 ko na sakit nung tinamaan ako noon. So talagang na-update ko siya. Anyway, ang pagbabayad po ng monthly for example is ikaw ay monthly. Ang babayaran ang pagbayad po niya is katapusan doon sa buwan na babayaran mo. For example, di ka pa nagbabayad ngayong March ngayon for example 2022, meron kang up to March 31 to pay your contribution kasi 31 days naman yung kung February naman yan up to February 28 or 29 para ka mapagbayad for that particular month. Kung quarterly naman yan, yung pinakahuling araw ng quarter yan, halimbawa January, February, March, yung last day ng March, yun pa rin yung pinakahuling pwede ka magbayad kapag ikaw ho ay quarterly. Pero dito, maganda dito is pwede tayo magbayad ng monthly. So, ito na nga ha, pupunta na ho tayo dito sa ating pong pagbabayad. So, paano ulit magbayad? Pupunta lang po tayo dito sa ating payment management. Ayan, kung nakikita nyo. Alright, putol pala. Teka lang, ayusin ko lang saglit. Ang ating pong payment management. Adjust ko lang ng konti. Alright. Okay. Pasok ko lang ng konti. Tara lang ha. Para wala na tayo mga retake. Okay. Ayan. Kung mapapansin nyo. Alright. Okay. So, yun. Pupunta lamang ho tayo dito sa ating pong payment management. Ito, ayan, kikita na. Tapos, generate SPA.
Nakalimutan ko lumili ng SPA. Tingnan natin ang lumili ng SPA. SPA. Hindi ko alam. Generative SPA. But anyway, yun ang nakasulat dito. Payment? Walang nakalagay dito eh. Okay, so generate SPA. Tapos, ang alam ko lang kasi na SPA, special power of attorney. Okay, generate SPA. Tapos, eto, lalabas muna yung member information. Kung makikita nyo, andyan din yung information mo. Tapos, ang gagawin ho natin, the next step ho, ay pumunta lang ho tayo dito sa may drop-down na arrow na to. Dito ho, magbibigay sa atin ng option kung anong monthly anong payment na babayaran natin, paano ba natin siya babayaran, isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, or so on and so forth. Kasi dito, mayroon nakalagay dito, up to 36 months. 1, 2, 3, 6, 9, 12, at 24, and 36. Okay, so 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24, 36 ang option dito. And for the purpose of this demonstration, ang babayaran ko ay 1 month lang. Okay. Click mo yung 1 month. Ayan, so maglalagay din dyan, yung details mo, last yung payment details mo, last payment record mo is February 2022. So, ibig sabihin doon, i-remind ka ng PhilHealth website na to kung ano pa yung mga dapat mong bayaran. Kung nakalagay dito is January pa lamang, so minto si kailangan ko bayaran February at saka yung ongoing susunod na mga buwan. Okay? So, ganon. Ngayon, kung halimbawa nagbayad ka, tapos hindi medyo matagal na, about a week na, hindi pa rin nag-appear dito, kailangan mo na kumunta sa kanilang support center or pumunta ka mismo doon sa pinagbayaran mo, or the best is pumunta ka doon sa pinaka-branch, sa branch sa pinakamalapit sa iyo. Alright, so moving on, punta na tayo dito sa ating pong payment process. Ayan. So, ang sabi dito, last payment record ko is February 2022. Number of months selected, itong sinali ko ngayon na babayaran ko ngayon is 1 month lang. Applicable month, March. So, automatic na babasahin niya at applicable month, March, kasi paid ako noong 2022 February. So, kung ang nakalagay dyan is January, ang magiging applicable month niyan dito is February. So, automatic siya nag-adjust. Year, of course, year ngayon. Tsaka ito yung sinasabi kong amount. By the way, ang ano ko kasi, individual paying po kasi ako, hindi po ako naka-under ng employee. So, isa po akong direct na contributor sa PhilHealth. Self-earning individual po ako. So, individual po yung kaging proseso. Alright then, pupunta po tayo dito sa Generate Statement of Premium Account. Okay, so, Generate Statement of Premium Account. Click lamang ho natin to. Pag-click ho natin yan, may lalabas ho na, you are about to generate SPA for this application, pero you click the button, so on and so forth. Click mo lang yung yes. Pag-click mo ng yes, ayan, SPA, ito mag-notify po dito, SPA, successfully generated. Ibig sabihin, meron ng SPA na generate po sa baba. Ayan, kung mapapansin nyo. Dahil March po siya, ito ang sinasabi ko sa inyo, dahil po March yung kanyang covered, ayan, kung makikita nyo sa baba, ang kanyang due date ay March 30, 31. Ito po yung kanyang SPA number. Alright. Then, mayroon siyang option to delete. Libaba, nagbago yung isip mo, gusto mo siyang gawing 3 months, 6 months, and so on. Pwede mo siyang i-delete kasi hindi ka makakapag-process ng new SPA kapag mayroon kang unpaid, unsettled na SPA. So, kailangan mo lang siyang i-delete. Paano ba siya i-delete? Pupunta lamang tayo dito sa View SPA History. Okay. So, mamaya pupunta tayo doon. Punta muna tayo dito sa mga options sa baba. Delete. Tapos, yun yan, kung magbabago ka, print, view, print, SPA. Ito, usually ginagawa natin kapag tayo ay pupunta or magbabayad lamang tayo sa ating pong mga payment centers, mga bayad center po natin. Or pay SPA. Ito po yung pay. So, marami hong option paano magbayad. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano ko po siya babayaran. Just for example, since ang due date nito is March 30, 31, due date, ayan, March 30, 31, something came up, hindi ka muna makakapagbayad, meron kang gagawin, pwede mo siyang iwan dito. Okay, so pwede mo nang iwan, gawin mo yung dapat mong gawin, hindi pa naman, malayo pa naman yung March 30, 31. Ngayon, ang after ng ginagawa mo, babalik ka na sa inyo ngayon para magbayad, ito ang gagawin mo, gaya ng ginawa ko kanina, maglalagin ka lamang ulit, pagkatapos maglalagin, pupunta ka lamang sa, dito sa may, nakaganyan kasi yan, pupunta ka lamang ulit, babalik ka lang dito sa may payment management, tapos view SPA history. So, dito lalabas ngayon yung mga SPA mo.
Again, member information mo laging lalabas yan. Tapos, ito yung mga SPE number, applicable period. Last na binayaran ko pala ito. Lalabas dito, yung last kong binayaran is January 2022 to February 2022. So, 2 months ako last time. At ito ho ay paid na. So, ito ngayon yung active na SPA. Ito ho yung una. At ang applicable period nito is para sa March 31, 2021. Kung makikita nyo sa status, ang nakalagay ito is unpaid. So, gagawin ko lamang is view slash pay. Ito yung button na to. Is kiklik natin to. View slash pay. And babalik tayo doon sa SPA gaya ng nakita natin kanina. Tapos, mayroon ulit akong option to back. Babalik tayo doon sa history. Ayan. Babalik tayo doon sa SPA history. Delete kung magbabago ulit ang isip mo as the moment na magbabayad ka na or mag-generate ka ng mga months na babayaran. View print. Gaya ng sinabi ko kanina, ito yung usually ginagamit kapag gusto mo magkaroon ng record or babayaran mo, pupunta ka doon sa bayad center or mga payment centers kasi kailangan nila magkita yung iyong SPA. Alright. Ngayon, mayroon dito ang option not to pay. So, ito ho, yung gagawin ho natin is pay nga po tayo. At ang gagawin po natin is pay tayo pamamagitan ng, ito ang MyMeg po, ang MyEG, MYEG. Ito ho yung collecting agent na accredited sa ngayon ng PhilHealth. So, kiklik mo lang yan, MyEG. Tapos, are you sure you want to pay through MyEG? Of course. Yes. Click lang ho natin yan. Dito ngayon, lalabas ngayon yung details ng babayaran mo. Right. So, dito, inulit-ulit lamang yung payment applicable. Ito, ang nakalagay ho dito sa akin is category ko. Yun yung sinasabi ko, individuals. Wala akong employment. Due date ko is, ayan, hating gabi. Maghahating gabi. 11:59 March 31. So, ngayon, kung ano mangyayari kapag na umabot tayo sa due date, so, mababaliwala po yung SPA na to, kailangan nyo ho mag-generate ng panibago. Ganun lang ho, napakadali lang naman mag-generate ng panibago. So, ito yung amount. So, i-review mo lamang po yan para po, ito lang naman i-review mo eh. Yung, ito, yung mga details na yan eh. Applicable month, period, start, saka end. Period start, of course, yung buwan ngayon. Period end, kung nag 2 months ka, halimbawa, April at saka March, ang nakalagay sa applicable period start is ito, March 1. At ang applicable period end is yung katapusan ng April. Diba ang katapusan ng April 30? I think 30. Yes, April 30. Right. So, kung settled ka na dyan, okay ka na dyan, click next. And, pagpunta mo sa click next, ito yung maganda. Pwede ka magbayad sa pamamagitan ng PayMaya or GCash. Ito ho yung sinasabi ko na napaka mabilis na proseso ho natin ngayon. So, i-ready mo lamang po yung phone mo, yung naka-register po sa PayMaya or sa GCash. Ayan, gaya sa akin, naka-register po. Naka-ready lang kasi GCash ko po siya babayaran. Pwede rin naman magbayad ng credit card or debit card. So, ang acceptable po dito na payment ay Visa, MasterCard, JCB. So, Visa, MasterCard, ginamit ko po ito nung nakuha ay na hospital kasi mas marami hong talagang isang buong taon ang kailangan kong bayaran. Okay, so mas madali lang naman siya din i-input. Mobile, ito ngayon, PayMaya at saka GCash. So, ang gagamitin ko ngayon is GCash. Just click GCash. Alright? Ayan. So, huwag kayong maano ha, kasi pag nag-click kayo dito, hindi nagbabago yung ano yung cursor natin. Alright? Tinan mo, ano pa rin siya. Tawag doon, naka-arrow pa rin siya. Hindi siya gaya dito na nagiging kamay, nagiging daliri. Oh, pag i-click mo dyan kasi, hindi siya nagbabago, so baka inisipin nyo hindi siya nagpa-function. So, click mo lang yan. Tapat mo lang doon sa payment na pipiliin mo, PayMaya man o GCash. Then, click mo lang sa baba. Andito ulit yung payment details. Click mo lamang yung proceed. Alright? So, yan. Click mo lang yung proceed. Ito ngayon, are you sure you want to proceed? May mag-pop-up dyan? Just allow. Okay. Okay. So, hintayin mo lang yung proseso na mangyari. And there it goes. Yung 300, ang babayaran po natin is 315. Mayroon pong 15 pesos na convenience fee. So, okay na yon kung kaysa lalabas ka pa, magbibihis ka pa, liligo ka pa, and so on and so forth. And also, okay na rin po yun kaysa pipila ka pa. Ngayon, ito ang sinasabi ko, ang magandang gawin po nito is kung mayroon naman ho tayong pambayad, is bayaran na natin yung medyo malaki-laki, mas mahaba-haba na period kasi ganito din naman yung magiging payment po natin.
magiging convenience fee po natin is 15 pesos pa rin kung magbayad ka po ng mga 6 months, 12 months, 24 months, or 36 months. So, mamarami kang 15 pesos na masisave. Whereas, kung mag-monthly ka, every month, magbabayad ka ng 15 pesos para lamang po dito sa monthly contribution mo. And, enter lamang po natin yung ating mobile number na GCash po natin. Halimbawa sa akin, ito yung mobile number ko. Ito ho, yung nakalagay dyan. Then, click ko lamang ho yung next. Next. Ngayon, magte-text po sa atin yung GCash para sa verification. Doon sa number na, alright, doon sa number na nakaregister po sa atin, hintayin lang po natin. At dapat pumunta tayo sa lugar na may signal. Ayan, so yan po yung matagal ng konti. Ayan, so dumating na authentication code. Ayan. So, i-enter ko lang yung authentication code to... Okay. Then, click mo lang yung next. So, na-enter mo na yung authentication code, click mo lang yung next. Next. Then, enter mo na yung inyong login pin, yung 4-digit pin mo na iyong ginagamit kapag naglalagin ka dito sa GCash application. Hindi mo na kailangan mag-login sa GCash, ha? Hindi mo na kailangan mag-login. Ang hihintay mo lang sa mobile number mo na naka-register sa GCash is yung inyo pong pin na hinahanap ka na yung 6 digits. Yung, hindi siya pin, yung authentication code. Ito ho, pin po ang ipapasok natin dito. Okay, so papasok na po natin yung pin. Ayan, then click mo lamang po yung next. Pag click mo ho ng next, ayan, magsasabi ulit dito. So nakalagay yan yung balance mo. Ayan. So syempre, itatago natin yan. At ito nga ho, you're about to pay 315 para nga po dun sa convenience fee plus 300 pesos na pinaka-contribution po natin. Right? Pag okay na ho, wala hong voucher. Okay, walang voucher. Wala kong voucher. Review mo lamang po yan. Pag okay na, just click pay, PHP, yung amount. Click mo lamang yan. And, wow! Tapos ka na. Okay. So, pwede mo natin yung screenshot. Yan, screenshot mo na. Pero mag-ano din yan, magpaparas din yan ng ano, tema, magpaparas din yan ng resibo. Yan. Okay, so naka-screenshot na ako kanina. Screenshot ko na kanina. Save ko lang to. Okay, so payment. March 2022. Ito rin, pwede ko rin po itong screenshot. Ayan, pwede ko rin yan sa screenshot. Screenshot ko na lang. Ito ho, yung sinasabi ko na ang mag-a-appear lamang doon sa binayaran mo, transaction amount is 300. Ang 15 pesos is yung po yung pinaka tawag doon convenience fee po natin. Okay, check ko nga kung meron typically may nag-i-email po sa atin kapag nagbayad po tayo. Ayan. Meron ho nag-i-email sa atin. Yan, pakita ko lang dyan. Ayan, meron ho nag-i-email sa akin. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan. No reply payment success details. So, di mo na kailangan i-screenshot actually. Pero sa akin, nag-screenshot pa rin talaga ako para lamang dun sa mga purpose ng for security purpose pa rin. Alright? So, balik tayo dito sa PhilHealth. So, okay na siya. Ngayon, ang gagawin natin, pupunta ulit tayo ngayon dun sa PhilHealth. Pupunta tayo dito sa PhilHealth. PhilHealth. Hindi pa yan agad-agad. Typically, hindi agad siya nag-a-appear. Okay. Hindi agad siya nag-a-appear. Teka lang. Login ulit tayo. 921449. And login. Tingnan natin kung nag-appear na. Punta tayo doon sa payment management. Premium contribution. So wala pa siya dito. So it takes sometimes 24 hours, no, para mag-appear or more. Tapos pag tingnan natin yung SPAY na generate natin kanina, pumunta lang po tayo doon sa payment management, view SPAY 3. Ayan, kung mapapansin niyo kanina, unpaid pa siya itong SPAY na to.
applicable para sa March 2022. Pero ngayon, paid na po siya. Okay, so nothing to worry ka na dyan kahit hindi pa nag-appear doon. Just in case, wag naman sana, kailanganin natin yung PhilHealth. Ito ang proof natin na ito ay bayad na kasi we can view this is PA. Ayan, hindi lang siya nag-appear doon sa ating pong contribution pa kasi mag-update pa lamang yung system. But for the month of March, is goods ka na. Right, so wag naman sana na dumating sa point na kailangan natin gamitin to. Isa sa mga wag na wag lang sana natin. Masaya tayo kapag hindi natin magagamit. Alright, so I think that's all for now. Meron pa ba nakalimutan? Ayan, kung meron akong nakalimutan dito at meron kayong gustong malaman, please comment lamang po sa ating comment section. Baka ho, meron tayong maitulong. Kung wala man is, please click subscribe na lamang po at i-share mo po ito sa mga nangangailangan sa ating pong tutorial. Shout out po mga pala sa tumulong sa amin dyan sa PhilHealth IMOS. Sa PhilHealth, PhilHealth Dasma sa May Central Mall. Ano na ngayon doon, May? Central Mall, anong paliparan, anong ba yun? Salitran, yun. PhilHealth Salitran, yung tumulong po sa amin dyan nung time na kami ho ay nasa hospital. Hindi po kami makakilos talaga. Tinawagan ko lamang po siya. Text-text lamang po kami. Talagang naasikaso. Ma'am, alam mo ho kung sino ka. Thank you so much po sa iyo. Talagang from the bottom of our heart, thank you so much po. Grabe. Hindi po namin kayo makakalimutan, ma'am. Hindi ko kasi mabanggit dito kasi baka ho, bawal ho yung ano, yung gano'n. But it's PhilHealth sa Litran branch. Diyan po sa may... Anong mall ngayon, Mi? Basta yung mall na ano dyan? Central Mall. Ayan. Naging makakalimutan na ako simula nung nagka-COVID ako. Hindi na siya makakalimot. Parang, hindi dito na siya. Hindi siya na masyado nang paparalis agad. Pag about sa mga memory, sa mga ano, hindi dito siya, nagpa-process. But anyway, wala na yun sa usapan natin. At yun lang po. Muna sa ngayon, yung ating pang tutorial, I hope na someday magkaroon pa tayo ng iba pang mga tutorials dito. So, kung meron kayong gusto malaman, matutunan, mga tutorials po na kailangan po natin sa pang-araw-araw natin pamumuhay, sa medyo makakatulong po sa atin para mas pagkaling buhay natin, please comment lamang po dito kasi baka ginagawa ko po yun. Susubukan ko siyang i-record para po maging pagsaluhan po natin. Thank you so much, God bless everyone. So, 22 minutes tayo. Bye. It's March 22. God bless. Bye-bye.